nagbabala ang Philippine Space Agency na posibleng bumagsak malapit sa Ilocos Norte at Cagayan ang bahagi ng rocket ng China. Ayon sa PhilSA, maaaring bumagsak sa ilang lugar malapit sa Burgos, Ilocos Norte at Santa Ana sa Cagayan ang rocket debris mula sa Long March 7A ng China. Hindi naman daw ito babagsak sa mismong kalupaan, kundi sa dagat, pero delikado ito, lalo na sa mga barko at eroplanong dadaan sa drop zone. Naunang binalita ng PhilSA na may bumagsak ng rocket debris mula sa Long March 7B sa drop zone malapit sa Palawan. Noong Disyembre, may narecover na bahagi ng rocket ang tauhan ng Philippine Coast Guard at mangingisda sa Subic, Zambales na pinaniniwalaang mula sa Long March 5B. Sa Kalintaan, Occidental Mindoro, may nakuha rin ang mga mangingisda na rocket debris noong Nobyembre. Napadpad din sa karagatan ng Mamburao Occidental ang bahagi ng rocket ng China na bumagsak sa Sulusi malapit sa Puerto Princesa, Palawan. Para bigyan tayo ng paliwanag tungkol sa mga nagbabagsakang rocket debris ng China, makakausap natin live via Zoom si Dr. Rogel Marie Sese, Chairman ng Department of Aerospace Engineering ng Ateneo de Davao University. Magandang umaga, Dr. Sese. May panibago na naman pong babala ang PhilSA tungkol nga dito sa mga pagbagsak ng rocket debris sa Pilipinas galing sa China. Bakit po ba madalas na sa karagatan sa paligid ng Pilipinas ang drop zone ng mga rocket debris na yan ng China? Magandang umaga. Ito kasing mga launches na ginagawa ng China, nanggagaling to sa Wenchan Space Launch Center na nakalocate sa Hainan Island. So ito, isa lang to sa mga launch sites ng China, and ito yung pinaka-southernmost na launch site nila. And because maraming ambisyon ng China na magkaroon ng paglalagay ng satellite at saka paglalagay ng space station, karamihan sa mga launches ng mga malalaking satellites nila at saka yung parts ng space station nila ay ginagawa dito. So dahil ito yung pinakamalapit sa equator na launch site ng China, marami talaga na dumadaan sa ibabaw ng ating bansa ang mga launches na to. So i-expect natin na in the coming years mas dadami pa to. Kaya meron talagang posibilidad na may risk talaga associated sa mga launches na ginagawa ngayon ng China. Sir, may idea po ba kayo kung gaano karami ang rocket na nilo-launch po nila, let's say sa isang buwan, at ano po ba yung pakay nila po dito? Papuntang space po ba yan at talagang nilang umaabot? O ano po ba yung objective po nila? Dalawa lang naman yung main objective ng launch nila na ginagawa nila. Una is na nagpapadala sila, itong ginagamit nila para magdala or maglagay ng satellites in orbit. And pangalawa, yun nga ay maglagay ng mga parts or components ng kanilang Chang'eong space station nila. And wala naman so far kasi ang Chinese space agency ay hindi, minsan medyo yung impormasyon ang gagaling sa kanila ay pakunti-kunti lang. Mm-hmm. Pero sa kadalasan ay usually mga 1 to 2 launches in a month ang nangyayari yan. Pero hindi lang naman nila sa Wenchan ginagawa yan. Ginagawa rin nila sa ibang launch site nila sa mainland China. So yun. Yung cadence or yung regularity ng pag-launch nila, medyo hindi pa tayo aware. Although binibigyan naman ng notice ang ating Civil Aviation Authority din through the tinatawag nating Notice to Airmen or NOTAM, kung saan binibigay ito sa lahat ng mga piloto na lumilipad sa area para i-avoid nila itong mga potential drop zones para ma-minimize yung risk na may tamaan talaga. Meron ba talagang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China na kumbaga isinasaad na pinahihintulutan natin na magkaroon ng mga posibilidad na sa karagatan natin o sa teritoryo ng Pilipinas bumagsak yung mga debris mula nga sa kanilang mga rocket launches? So far, is wala pa tayong bilateral agreement with China regarding that. Pero kasi hindi lang naman sa Pilipinas nangyayari ito. Nangyayari rin ito sa mga ibang bansa na malapit sa mga launch site tulad ng sa Brazil na malapit sa French Guiana na main launch site ng European Space Agency. Meron tayo kasi mga international space treaties kung saan ito yung nagbibigay sa atin ng
some sort of assurance na pag nagkaroon ng problema at sabihin natin itong mga rocket debris na to ay bumagsak at nagkaroon ng damage or casualty, then pwede sana tayong mag-claim ng tinatawag natin na parang liability po. So pwede natin mag-request ng liability damages sa China. Unfortunately for us, sa ang Pilipinas ay hindi pa natin nararatify itong 1973 liability convention. So signatory pa lang tayo pero hindi pa natin nararatify. So wala pa tayong legal basis to claim for damages if ever man magkaroon ng issue in the future na magkaroon talaga, mag-cause talaga siya ng damage sa ating bansa. Sir Guy, nasabi nyo, asahan na po yung frequency po nitong rocket launches ng China. Meron po bang paraan para ma-monitor o ma-track? Gaya po ng mga flight trackers na ginagamit po natin, itong mga rocket launches, bago po bumagsak, meron bang paraan para makita po natin? At ano po ba ang dapat paghandaan ng ating mga kababayan bilang na-identify po yung Cagayan, pati yung Ilocos Norte as possible drop zones? Okay. Meron namang mga technologies na pwedeng gamitin tulad ng radar technology or tinatawag natin mga tracking radar kung saan kaya natin i-track itong mga launches na nanggagaling sa China at makita natin saang parte ba ng saang banda ng ating mga karagatan bumabagsak yung mga debris na to. So ang isang kailangan talaga ng bansa natin ay magkaroon tayo ng radar tracking for space objects. So ito yung isang malaking capability na sana magkaroon ng ating bansa at ilagay sa mga lugar na talagang kailangan, tulad nga ito sa may Ilocos region, sa Cagayan, para independently matrack natin. So hindi tayo magre-rely sa ibang bansa or sa China or sa US na kung ano bang nangyayari dito. Kasi kumbaga tayo yung nasa downrange eh. So tayo yung potential talaga na mabagsakan at sana magkaroon tayo ng ganitong capability na dahil nga mas nakita na namin to before, na siguro mga 7 years ago, na may possibility talaga na mas magiging frequent to dahil nga dun sa location ng Wenchang Space Center sa Hainan Island. Alright. Okay, syempre Doc, isa sa mga pinanggagalingan nitong kwento yung namataang falling object sa Palawan. Nagbigay na ng pahayag yung PhilSA na ito raw ay posibleng meteoroid or meteorite. Depende ano. Posible ba talagang ito ay galing nga sa isang meteor o may possibility din na rocket debris ito? Sa pagkakaalam ko, itong namataan sa Palawan ay parang parang sa Saturday pa. So ang pero yung launch naman ay nangyari nitong January 9 lang. So posible talagang hindi siya mag-part ng rocket debris at iba kasi ang behavior ng meteor, yung pag dumadaan siya sa sa sky natin at saka yung rocket. So mas mabagal ang rocket launches. So mas matagal natin siyang makikita kumpara sa isang meteor na mabilis lang. So posible na isa tong meteor or pwede rin na kung may explosion na involved, isang fireball or ball light. Parang mas malakas na meteor ito. Okay, maraming salamat sa paglilinaw at pagwa-warning po sa atin sa mga aasahan pa po natin. Dr. Rogel Maricese mula sa Ateneo de Davao University.